So what's up sa inyo guys? For this video, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ipapaamo itong alaga natin na bagong-bago, which is siya isang green wing macaw na magsi 6 months old na. So kitang-kita yun sa last vlog po natin ay talagang ayaw po niya magpahawak. So nung time po na yan ay syempre hinayaan muna natin siya sa kulungan para makapagpahinga, makapag-adjust, no, at makapag-relax muna siya. So as you can see, papakita ko lang sa inyo kung gaano po siya kaamo nung last vlog po natin. Ayan po yung first day po niya sa bahay po natin. At ngayon guys, ay papakita po natin yung bago niyang formula, bago niyang syringe. So dito mag-a-adjust din siya pagdating sa pagkain kasi iba yung gamit nila doon sa farm na pinagbilhan po natin. So ayan, good thing is nagpa-pump po siya kaso ayaw magpahawak at magwala na naman. So since ayaw niya magpahawak ay kalat-kalat yan pagkakain guys, no? So talaga kailangan natin siya mapaamo para mapakain po natin siya ng maayos. So ito po siya nung first day niya po sa atin. As you can see ay nagwawala po yan guys, no? Talagang takot po siya sa kamay ng mga tao pa. Kaya po siya ayaw po talaga magpahawak. Gusto ko na ipakita sa inyo kung gaano po siya ka-weld po nung first day po natin. So ngayon guys ay tumatambay lang tayo sa kanyang kulungan sa tabi at nakalagay po yung kamay ko sa loob ng kulungan niya. Ganyan lang po para makita niya na harmless po ang ating kamay, no? So day 2, day 2 na agad tayo. Sinubukan ko na naman siyang i-hand feed kasi guys, nung last feed niya ay halos 10cc lang ang kinain niya. Ngayon naman ay halos mag-iisang araw na siyang hindi kumakain, siguro kakain naman na to. So ayan, ini-introduce ko na naman sa kanya na pagkain po yung binibigay ko. Ayan, para may idea na po siya sa syringe po natin. And kitang-kita nyo ay minsan pagkatapos siya pong isubo ay tumatakbo po siya palayo. No, lumalayo po agad siya. So ganun lang sa una at hayaan lang natin sila. Ito lang talaga maunang gagawin po natin, no, kundi ipakain muna sila sa mga unang araw po nila sa atin. Mas lalo na pag ganyan po sila ka-weld pa. Talagang tiyagaan lang talaga pagdating sa mga ibon, no? Mas lalo na kapag hindi sila fully na maamo. So, mga ilang araw guys, no? Ilang oras pala, ay tumatambay lang sa tabi ng kulungan niya. Ino-observe ko siya kung paano natin siya ipapaamo. So, nag-introduce po ako ng sunflower seeds. Pero, ayaw din po niya. No? Kahit solid food, ayaw po niya muna. So, balik sa formula para ay mapaamo po natin siya. Ginutom ko talaga yan guys para kumain at mahandfeed po natin ng mabuti. So ganun din yung mga isang ways para mapaamo po sila. Ginugutom po talaga namin para lumapit. Kaso minsan ayaw pa rin. Kaso this day guys, nung day 2 niya ay natuto na po siya. Ayan, napakain po natin siya dito ng 40cc. Ito na po yung pinakamalaking cc or ml na napakain natin sa kanya. 40cc guys. So, at least ngayon, day 2, alam niya na po kung ano yung pagkain na binibigay natin sa kanya. So, ayan guys, congrats sa atin kasi nabigyan din tayo ng tuka niyan. Ayan guys, oh, yan yung tuka niya po sa atin. Yan yung unang tuka or kagat tuka ng isang green wing macaw sa atin guys. Napakasarap po talaga. Pero okay lang kasi natuto na siya paano kumain. So, next naman ay itatambay lang talaga natin yung kamay natin sa kulungan po niya para makita niyang harmless po talaga ang aking kamay body, no? So next naman ay yan lang, tama pa kayo lang talaga muna. As you can see, medyo improving na po. So, medyo improving na, nakikita nyo, no, na napapakain natin siya ng kahit papaano. Kaso may mga times pa rin na, ayan, kita nyo naman lumalayo pa siya. So next, ang gagawin natin, since yung kamay natin ay hinahayaan niya nang nasa loob ng kulungan, ay sisimulan na natin dahan-dahan na hawakan yung big part niya. Kasi kapag sinubukan agad natin sa ulo, ayaw niya po pa talaga. So dahan-dahan lang muna tayo sa big part niya, no, which is kung yung bunganga ng ibon natin. Ayan guys. So kapag nagwala akong ginagawa, tumatambay lang ako sa kanya, nagse-cellphone ako sa tabi niya, o kung nag-aaral ako sa tabi niya kung anong pwedeng natin gawin na kasama siya or katabi siya guys, no? Tambay lang tayo sa kanya. Pero ikaw naman bahala kung gusto niyo din gawin yung ginagawa ko. Pero as you can see naman, yung resulta natin ay nasimulan na natin hawakan yung medyo malapit sa ulo niya. Kaso minsan ayaw niya pa. Next day naman ay kinuha na po natin siya sa kanyang kulungan. Pero sa ngayon guys, ituturo po na muna natin siya paano mag-step up. Ayan, as you can see guys, nagwawala pa talaga yan.
kasi hindi pa niya alam mag-step up sa mga tao. So magandang-maganda na turuan muna natin siya mag-step up talaga kasi para hindi na tayo mahirapan na kunin yung ibon natin galing sa kulungan. Ayan. So ito yung first time guys ha, na hinawakan ko siya na ganyan, na nasa kamay ko na. So kapag ganyan guys, ay hinayaan ko lang siya magstay sa kamay ko para kumalma, para makita niya na harmless po, hindi po natin siya sasaktan at maging comfortable po siya dito. So ayun guys, kayo lang din po pala ang makakakita sa ibon nyo o makakalaman kung pwede na silang kunin sa ano, sa kanilang kulungan guys, no? Kasi sa akin guys, pinilit ko po yan ilabas sa kulungan. Kinuha ko yung dalawang paa niyan. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga kaganapan. So ganito po natin siya kinukuha sa kulungan. Ayan, kita nyo, nagwawala pa yan. Takot pa yan sa kamay natin. So gumamit mo na ako ng panyo para hindi ako matuka. Okay, kasi masakit talaga ang tuka ng green wing macaw guys, no? So ang kukunin natin yung dalawang paa niyan para malabas sa kulungan. Ayan guys. Kitang kita nyo talagang ayaw pa body. Ibig sabihin, ano lang to guys, hindi lang sanay na ano, hindi pa to sanay pero masasanay din yan. Makikita nyo, tinutukan nyo yung panyo body, buti na lang hindi yung kamay ko. Tapos pag nakalabas na ng kulungan yan, ano, pakalmahin natin. Ayan guys, so tinutukan nyo yung panyo. Sarap. Imagine mo kamay ko yan pre. Awit pre, napakasakit dyan pre. So ayan, pakalmahin lang natin after niyang nagwala-wala. Tapos konting banding. Ayan guys, tapos step up na natin, no? Tinitraining na kasi natin dyan siya mag-step up. So after na mga ilang minutes guys, ay kumalma na rin po siya. At kailangan po natin sila ipet pa, no? Which is yung favorite spot po ng alaga ko or halos lahat ng ibon ay sa gilid po ng mukha po nila, no? So doon po natin siya pinipet at sa likod ng part ng ulo po nila. So ayun guys, tuturuan po na ulit natin yan mag step up kasi hindi pa niya po ma-perfect, no? Tapos so gawin lang natin ng gawin talaga yung step up guys hanggang sa ma-perfect ng alaga natin. Yung sa akin kasi wild, medyo wild po yan kaya nahihirapan ako na ma-perfect niya yung step up. Pero kapag yung alaga nyo ay galing naman sa hand feed, yung as in baby na baby pa, hindi na kayo masyadong mahirapan sa pagturo ng step up. Keep on running from the truth. So ganun lang guys, tapos tamang pakain lang, tamang banding lang talaga sa una. At hanggang sa mahulog na yung loob niya talaga sa'yo guys, no? Talagang minsan siya na yung lalapit sa atin kapag nagkaroon na ng tiwala sa atin yung mga ibon natin. So banding lang ng banding, huwag kayong matakot pag ganito sila, no? Normal lang yan, di naman natin sila sinasaktan. Paulit-ulit nyo lang gawin guys, masasanay din sila hanggang sa maging maamo na yan. Tapos minsan pag wala naman akong ginagawa o pag nagsa-cellphone ako ay ilalagay ko lang siya sa shoulder part ko o sa kamay ko. Kahit minsan umabot kami ng madaling araw guys kasi minsan late ako natutulog, tamang cellphone lang tapos nakapatong siya sa kamay po natin. So the next day naman po ay tamang banding pa rin, tamang step up, tamang pakain pa rin sa ibon natin. Pero this time guys ay susubukan po natin siya na i-recall na, no? Which is yung part na lilipad na yung ibon sa atin. So, ititesting ko muna siya sa perch kung gaano siya kasanay na lumipad at kung makikita din natin dyan kung gaano siya kakontrolado lumipad. So, sinubukan ko siya tawagin from the perch kaso ayaw pa talaga. At ayan, nagpatulong muna tayo para mabato sa atin yung ibon. No? Minsan ganyan din talaga ginagawa ng ibang trainer sa umpisa. So yung unang bato niyan guys, nag-boomerang yan. Chamba lang na dumapo sa atin yan. So yan yung una na first recall po niyan sa atin. So yung mga susunod na kaganapan dito sa pag-training natin ng recall ay nagwawala na po siya. Talagang hindi na makontrol yung lipad niya. Or sabi sa atin guys ay hindi pa siya fully na nagtitiwala sa atin kaya sa iba-iba pa siyang dumadapo. So tumigil muna tayo at sabi sa akin ay i-banding ko daw muna ulit yan para sa atin na dumapo yan next time. So ayun guys, day 6 ay pumunta tayo sa mga tropa natin para makita din nila ang alaga ko at makita din ni Phoenix yung mga ibang ibon po nila dito. So maganda din guys na linalabas natin yung ibon natin para masanay sila sa outdoor para next time po ay hindi na po sila matatakot o magugulat sa mga puno, sa mga iba't ibang bagay, no? Tingnan natin kung paano mag-training yung mga kasama natin dito para magkaroon po siya ng idea sa recall, sa free flight, yan kung paano pumunta sa mga amo po nila.
So talagang dinala ko siya para makita niya yung free flight po na mga tropa natin dito. So nung pag-uwi po namin ay talagang ni-recall ko po agad yung alaga ko. At yan po yung first time po niya na tuloy-tuloy na recall na hindi po dumadapo sa iba't ibang bagay. So talagang congrats sa atin at meron natutunan yung ibon natin sa gala po natin. So ayun guys, sa una lang po talaga mahirap yung pagtitraining ng ibon. Talagang ibigay nyo yung oras, no, yung sakripisyo. Lahat niya magiging worth it din sa huli, no, dahil kapag yan ay lumipad na, talagang makakalimutan din natin yung mga panahon na kinakagat tayo ng alaga natin, na tinutuka tayo. Mga panahon na talagang sobrang hirap nilang pakainin. Yung mga panahon na sobrang hirap nilang itrain guys, magiging sulit din po talaga yan sa dulo, buddy. So ayun guys, update po. Day 6 na po niya sa akin. And as you can see guys, na-re-recall na rin natin siya, no? Galing po kami sa free flight and pinag-viewing ko si, ano, si Phoenix natin sa mga kasama natin na nagpapalipad. And as you can see guys, na-recall na rin natin ang alaga natin. Nag-green wing mao guys, na napakatapang dati at kung ilang beses pa ko tinuka niyan dati guys. At ngayon guys, ayan, mabait na rin siya guys. Congrats sa atin, na-recall na rin natin siya for 1 week guys. Ayan, no, congrats sa atin, no, I love you. Hindi na natin ito ibibenta guys, kaya magsasettle na tayo dito. So yun guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe. And that is how I tame my pet Green Wing Macaw. And abangan nyo ang free flight po namin at sa mga susunod na kabataan. Kabanata. So yun guys, peace. Love you all. Thank you for watching. Bye bye. Yeah. Shut up. Good bird.